Hello, hello, hello! Maganda at guwapo pa kayo sa araw na to. O araw man o gabi kayo nanonood sa aming programa. Basta mga magaganda at guwapo kayo. Ayun, no? Ayun. Ito po ang aming programa na pinamagatang ng kwento mo, buhay mo, kung saan magbabahagi kami ng mga kwento ng bawat karanasan ng mga taong nakaranas ng mabait o masalimuot o anuman, happiness o anuman. Ayun. So, makakasama ko po ang dalawa kong naggagandahan at nagpupugihan. No? Unahin po natin si Miss M. Bati-bati. Hello, magandang araw po. Ayun. Shout out po sa inyo lahat. Ayun, at ngayon naman ang ating kasama na si Papa Noy. Magandang araw po sa inyo lahat. Panoorin niyo po kami dahil nandito po ang mga kwento na inyong hinahanap. Kasi dito sa aming kwento ngayon ay masaya. Kinakabahan ako pero tapusin niyo ito dahil ano to, maganda ang inyong mapapanood. Huwag ka kasi masyado mo nang barako, Papa Noy. Sige na. Papa Noy, patawarin mo ang Papa Noy. Patatawarin kita. Yeah. Magkasala ka muna. Okay. Patawarin mo ako, magkasala ka muna. Ganun ba yun? Magkasala ka muna, patatawarin kita. Okay. So, ako nga pala si Lady G, jojong bagen kita pag ikaw'y nagjojoko-joko sa akin. Ano ba? Ayun. Dito na po kami sa aming bagong palatuntunan dito sa Blind Republic. Ang palatuntunan pinagmangatang kwento mo, buhay mo. So, yung unang palabas natin, ano, ang ganda, ang daming nanood. Salamat. Maraming salamat sa ating mga supporters, sa ating mga viewers na nanood doon sa unang episode ng ating programang Kwento Mo, Buhay Mo. At ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang isang kwento na nanggagaling sa isa nating kaibigan na tatawagin natin sa pangalang Gido. Ayan. Excited na ba kayong malaman? Ikaw, ano? Akala ko, Ido. Yung palang Gido. Siguro maganda ang kwento ni Gido. Sige na. Excited na kami. Lady G. Ayan. So, simulan na natin ang kwento ni Gido. Ayan. So, si Gido ay nagpadala sa atin sa Messenger para maibahagi niya ang kanyang kwento sa ating palatuntunan ng kwento mo, buhay mo. Okay. So, sabi niya, "Hi, Lady G." Oy, parang kakilala ko na si Gido, ano? "Magandang araw po sa iyo, Lady G, at sa dalawa mong kasama na si Miss M at si Papa Noy." Ayan. So, si Gido ay, ako po, si Gido, nakasalukuyang nakatira sa Bulacan. So, bata pa lang ako, nabulat na po ako. At ako po ay ulilang lubos na kami ng aking mga kapatid. At inalagaan po kami ng aking mga kamag-anak, ng aking mga tiyuhin at tiyahin. So, natuto po ako sa mga gawaing bahay, katulad ng pag-akyat ng nyog. Uy, teka lang, sandali. Ay, may gawaing bahay na pala, pag-akyat sa nyog. Kuya Gido, hindi naman po gawaing bahay yon. Sa labas po ng bahay yan, pwedeng gawin. Yun siguro, gawaing bahay kasi nakatumba yung nyog doon sa bahay nila. Yun lang. Kaya, tapos umakyat siya. Ay, yan. Kaya gawaing bahay yun. Ayun. At sabi niyang ganon, natutunan ko din ang pagtanim ng saging, pagtanim ng gulay, at pagtanim ng iba't ibang, basta kung anong klaseng panim, kasama na doon ang pakwan. Saging daw. Papa Noy, nasubukan mo na bang nagtanim ng saging? Magtanim ng saging? Oo. Oo, pero yung saging hindi namumunga. Ayun lang. Bakit naman hindi namumunga? Kasi yung saging na itinanim, bulok. Ayun lang. Yehey, galing. So yun, tuloy natin ang kwento. Hanggang sa ako'y lumaki at pumunta ako dito sa Maynila. So, nung nandito na ako sa Maynila, nag-aral po ako ng pagmamasahe. Ayan.
At pinag-aralan ko din kung paano magbiyahe na mag-isa. Dahil po mahirap ang magbiyahe ng umaasa ka sa ibang tao. So, kapag hindi ko po pag-aralan ng magbiyahe mag-isa, hindi po ako makakabiyahe. So, bilang may kapansanan sa mata, kailangan kong pagbutihin ang pag-aaral ko sa pagmamasahe at pagbibiyaheng mag-isa. At ganun pa man, natutunan ko din at ang buong Maynila ay kabisado ko na. Pwede na rin akong magbiyahe mag-isa. At napag-aralan ko din kung paano manligaw. Wow! Pag-aaralan ba yun? Pag-aaralan pa rin paano manligaw? Wow! Ayos talaga, paring dito. Nag-aaral ka pala ng manligaw, ha? Sige, sige. Ituloy mo yung kwento ni Pare Gido. Kaya nga sabi ko sa'yo, Papa Noy, mag-aral ka naman ligaw. Binaga ka pa rin hanggang ngayon. Ayun, oh. Ayun na nga. Sige. Ayan, taposin mo muna yung kwento. Mamaya. Ayan, so tuloy natin ang kwento. Ayun, nag-aaral. Ako na ang manliligaw. Ayun, siya na magliligaw mamaya. Okay. So sa aking, at nag-aaral ako manligaw. At lahat ng mga magaganda ang boses na nakakausap ko, nagiging crush ko. Nako, patay tayo dyan. Wow! Cheek boy! Ayun. At kung bibilangin ang aking cheeks, yan, madami daw siyang cheeks. At kung bibilangin ang aking cheeks, siguro umaabot siya ng 10. Ayan! Ang dami ha. Ayan. Umaabot ng 10 ang aking cheeks. Pero, sa 10 cheeks na meron ako, 6 lang doon ang minahal ko. Patay, paano ba yung 4? Paano yun? Hindi kawawa naman yung 4, Papa Noy. Ako lang bahala sa 4 na yan. Ay, ganun. Wow. Sana ako. Iyo ang 6, akit ang 6. Akitin ko sila. Ayun. So sa 4 na ice, ang 4 pala wala na 'yon. Kumbaga sa ano, alam niya yung nagga-grand final, yun yung 6 na 'yon ang finalist, no? Pero sa 6 na finalist ay isa lang talaga ang nagiging ano ko. Kasi ngayong medyo may edad na ako, no? Nag-stick to one na ako or nag-stay na ako sa isang girl lang. Ayun. Eh siguro mahina na kasi may edad na eh, no? Mahina na pumalo. Wow. Anong klaseng palo kaya yun? ilang taon na ba yan si Manong Gido? Secret ata, hindi naman yun. Ayun, hindi niya sinabi. Ilang taon siya. Ibig sabihin, pag mahinang pumalo, medyo ano na yan. Baga pag lumakad yan, titiklop-tiklop na ang tuhon. Yung sabi nilang papaling-paling. Yan. Pero may bata naman na mahina pumalo, anong tawag doon sa mga ganun? Miss M. Ang tawag doon, tuod. ganun. Sige, tuloy mo, Miss, lady. Okay. So, sabi niya, nag-stick to one na siya ngayon kasi may edad na siya. At sa buhay niya ngayon, happy naman daw siya. At syempre, hindi na siya makapanlig. Dahil matanda na. Okay. Sa buhay niya ngayon, ay happy naman siya. So, yun lang ang kwento niya na binahagi sa atin dito sa ating kwento mo, buhay mo. Ayan. Yan ang masasabi ko kay Mang Gido. Mang Gido, dahil matanda ka na siguro, tumigil ka na. Kaya ka tumitigil dahil yung tuhod mo tumitiklop na. Kaya Mang Gido, ang masasabi ko sa'yo, hanggang dyan ka na lang. Gusto mo pang dagdagan pa yata yan, pero hindi na kaya. Kaya nasabi mo na siya na lang. Kaya Mang Gido, salamat sa pinadala mong kwento dahil nagbigay itong aral sa akin. Dahil habang bata pa ako, naisip ko na Papa Noy. Yung 4 na tira mo, hahanapin ko yan. Kaya mayroon kaming awitin para sa iyo, Mang Gido. Miss Lady G, ano nga yung awitin natin? Ayun, at ito ang yahandog naming awit para kay Mang Gido. Maestro. Ay, bibiro, kagayo ko, di man makakaw,
paruji, papa paru paruji, papa paru paruji, papa paru paruji, papa paruji, papa paru paruji, papa paru paruji, Planet of the Philippines. Thank you sa lahat. Huwag po kayong magsawang manood sa amin. Mas marami pa po kayong mapanood na i-upload namin araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo. Ayun. So, i-like lang po ninyo ang aming video at i-click ang notification bell at i-share nyo po. Ayun. Pag-subscribe po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Ayan. Thank you for watching.